Samantala, inilunsad sa buong probinsya ng Pangasinan ang reorientation sa mga paaralan. Kaugnay ng Child Protection Policy, matapos ang insidente ng pambubugbog at pagkamatay ng isang grade 11 student. Iginiit ng Department of Education na hindi nila kinukonsinti ang bullying. Alinsunod sa Anti-Bullying Act of 2013, bukod sa disciplinary action laban sa mga bully, kailangan din silang isa-ilalim sa rehabilitation program kasama ng kanilang mga magulang. Dapat isa-ilalim sa counseling o bigyan ng referral hindi lang ang mga biktima ng bullying, kundi pati ang mismong bully. Sa tala po ng DepEd mula noong 2013 hanggang 2016, tumataas kada taon ang mga napapaulat na insidente ng bullying sa loob ng mga eskwelahan. Noong nakaraang linggo na comatose at kalaunay namatay ang grade 11 student na si Kenneth Langit matapos umanong pagtulungang bugbugin ng tatlo niyang kaeskwelahan.